So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, so ngayon guys, bali share lang natin tong nabili natin sa junk shop. Ito yung lumang amplifier guys, na nakita natin, so binili natin. Carlito Diaz. So yan guys no, bali ito yung lumang amplifier. So linisin muna natin to dahil maraming dumi. So yan guys no, nalinis na natin. So bago natin pinasok dito sa shop natin. So share lang natin to guys no, itong nabili natin sa junk shop. So nabili natin to sa 50 pesos. Yan. So malaking gamit at to guys no, kapag bubuo tayo ng sarili nating DIY amplifier. So itong casing niya guys no, ito yung aluminum. Bali ito yung mga lumang size ng aluminum na makapal. Yan. Kumpara sa mga bago ngayon nga mga aluminum is medyo manipis. Yan. So ito yung kadalasang ginagamit mga guys sa mga nag-assemble ang booster sa unang panahon. So ganito yung kaha na ginamit nila, itong aluminum na kaha. Yan, tapos nilagyan nila ng tornilyo or bolt. Ayan. So dito sa harap guys no, makikita natin. So meron siyang ilaw. Bali nilagyan nila ng ilaw at saka ito yung power switch. Itong power switch guys, bali naka directo sa transformer. Tapos dito sa gilid ito yung saksaka ng kuryente or mill plug. Yan. So dito sa harap guys no, dito mapapansin natin is balilima yung kaniyang bali volume niya, volume control. Pero iba-iba yung function nito. Kikita natin is iba yung color niya. Ito is puti, tapos dito is itim. So ito siguro yung kaniyang tone control na mayroong low, mid, at saka high. Tapos dito yung master volume siguro to or anong function itong isa. So dito isa loob is titingnan natin kung yung ano yung mga nilagay. Yan. So mapapansin natin is luma na yung marine. So kikita natin dito, ito yung preamp niya or tone control. And mapapansin naman natin yan kasi mayroong IC na walong legs. Tapos yung wiring dito guys no, is patungo dito sa volume. Yan. So hindi nagkamali yung ating point na ito yung base, high at saka
So ito yung siguro yung low, mid at saka high. Tapos yung isa is meron pang IC. So ito yung mga lumang ginagamit sa mga naga-symbol. Yan. So ito yung pampalakas guys, no, ng amplifier. So meron siyang bali separate yung kanyang power supply board. So ito para dito. Tapos itong isa is para sa preamp. Yan. So dito naman tayo sa main board ng amplifier. Yan. Kung mapapansin natin, kung nabutan nyo yung kung nag-aaral ka ng electronics, kung nabutan nyo itong board na to, ito yung kadalasan pinapagawa ng guro. Yan. Kasi ito yung nasa libro ng electronics guys, kapag mag-aaral ka ng electronics. Yan. So ito yung pag-arian amplifier na 75 watts. Yan. So papansin natin yung kanyang power transistor is yung pang booster na transistor. Yan. So sa mga bago ngayon ng mga amplifier is power transistor na yung gaya nito, mga tatlong legs lang. Yan. So ito naman yung power supply circuit board. So sakto-sakto mayroong fuse holder. So mayroong fuse na nilagay dito. Tapos may apat na diode tsaka dalawang kapasitor. So ito yung power supply circuit ng amplifier dito. So titingnan natin dito sa likod. Ayan. So bali ito yung likod guys, no, bali dual blower na 220 volts. So ito yung kanyang input. Tapos mayroong fuse tsaka speaker terminal. Ayan. So yan guys, no, magagamit pa itong casing niya. Tapos yung ibang pyesa dito is magagamit pa natin to sa input buffer. Ayan. So kunting tiyaga lang to guys, no, na mabubuo rin itong DIY amplifier. Ayan. So maraming salamat guys, no. Kung alam niyo lang mag kung gaano to kalaga is pwede na to na gawing casing ng amplifier. Ayan. So maraming salamat guys, no. See you in the next video. Tsaka God bless.